Bistado ang isang kumpanya sa Quezon City na namimeke umano ng mga resibo para mabawasan ang buwis na babayaran ng mga kliyente. Ayon sa NBI, bilyong-bilyong piso na ang posibleng lugi ng pamahalaan dahil sa operasyong yan. At nakatutok si John Consulta. Exclusive. Please, NBI kami. Wala ka alis sa upon, NBI kami. Relax. Taas kamay sa ulo. Sinilakay ng mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang opisina na ito ng Brenter Price International Incorporated sa isang residential condo unit sa Eastwood sa Quezon City. Doon tumambad sa NBI ang mga computer at sangkaterbang resibong ayon sa NBI ay pineke para mabawasan nila ang babayaran ng tax na babayaran ng kanilang mga kliyente. Sa bagay ito naman, makita natin na sa unang tingin, akalain lang natin na parang setup lang sa opisina. Pero sa kanilang pintuan, makikita natin na kapaskil ang kanilang pinakapakay at ginagawa sa establishmentong ito. Una, ang pamimeke ng mga dokumento ng BIR. At ikalawa, ay ang pagpapanggap nila bilang mga tauhan ng corporators and suppliers para sa kanilang mga kliyente. Kumikita sila ng 0.8% noong amount na pinagawa dun sa resibo. Ginagamit ito upang mabawasan ang pagbayad ng tax ng mga kliyente. For example, itong mga resibo na binibili nila, seemingly pinapalabas nila na sila ay gumastos. Ibabangga nila yung sales nila versus expenses, bababa yung kanilang income. So, liit yung tax na babayaran nila. Kapag gawa ng umano'y paying resibo, meron silang mga courier na naka-assign sa bawat area sa Metro Manila, maging sa mga probinsya. Aabot umano sa mayigit 1,000 kumpanya ang kliyente nila sa buong bansa. Ayon sa NBI, kung 15 taon na nag-ooperate ang kumpanya, bilyong-bilyong piso na raw ang posibleng lugi ng pamahalaan dahil sa illegal na operasyon na ito. At lahat ng ito, hahabulin daw ng BIR. So far ngayon, ito yung pinakamalaki kasi mahirap din naman sa totoo lang, mahirap hulihin ang ganitong negosyo. Criminal case yan, may kulong yan, tax evasion din, tapos falsification din of public documents. Kinumpiska ang mga computer at cellphone ng mga inabutang tauhan para makuha ang lahat ng mga data hinggil sa kanilang operasyon. Tumangin naman mabigay ng pahayag ang mga inarestong empleyado. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kumpanya. Itong mga na-recover natin na mga desktop computers at mga mobile phones ay isasubmit natin sa ating digital forensic. Yan, pag-aaralan natin based sa mga data na makukuha dito kung ano yung proper na kaso na isasampa natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.